Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Si Kevin Durant ay isa sa mga kilala na NBA superstar sa buong mundo. Isa din ito sa mga pinakamagaling gumawa ng punto sa buong NBA. Sa height nito na halos 7 feet at kaya magdala ng bola na parang gwardya, at kung tumira pa ng 3 points ay talaga namang madalas pumasok, halos unstoppable na ito mga kaibigan pagdating sa opensa. Si Kevin Durant ay one-time regular season MVP, two-time champion, two-time finals MVP, two-time All-Star Game MVP, at four-time scoring champion. Sigurado nga mga kaibigan na kapag natapos na si Kevin Durant sa kanyang career, walang duda na makakapasok ito sa Hall of Fame. Kaya naman mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon ang pagbisita ni Kevin Durant sa Pilipinas. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. So, let's go! July 8, 2018 nang bumisita sa Pilipinas si Kevin Durant bilang bahagi ng kanyang Nike Asia Tour. Ipopromote niya nga mga kaibigan sa Pilipinas ang kanyang bagong sapatos noong mga panahon na yon na KD11. Ito ang kanyang unang pagkakataon na bumalik sa Pilipinas matapos na bumisita siya dito noong 2011 kasama mga NBA superstar na sila Kobe Bryant, James Harden, Derrick Rose at madami pang iba. Ibinahagi ni Kevin Durant sa kanyang mga Filipino fans ang kanyang pinagdaanan, kung paano siya gumaling at kung paano niya nalagpasan ang mga mahihirap na challenges sa buhay. Nagbigay din si Kevin Durant ng advice sa mga Pinoy na patuloy na nangangarap maging magaling sa sport na basketball. Ayon kay Kevin Durant, huwag tayo tumigil sa pagpuporsige at pag-iensayo at ipagpatuloy lamang ang pagsusumikap kahit na minsan nakakapagod na ito. Sinabi din niya na huwag tayo matakot at patuloy lamang habulin ang ating mga pangarap sa buhay. Nakipaglaro si Kevin Durant kasama mga select Nike hypercourt players at mga superstar sa kolehiyo. Nagpakitang gila si Kevin Durant sa kanyang mga 3 points at mga dunks. Kitang-kita nga sa mga mukha ng ating mga kababayan na talaga naman tuwan-tuwa sila na nagkaroon sila ng pagkakataon na makita ang isang NBA superstar. Hindi naman nagpahuli ang ating mga kababayan ang nagpakitang gilas din ito. Isa na nga sa mga players na ito ay si Juan Gomez de Leano. Nakakagulat nga mga kaibigan dahil noong mga panahon na ito madami ang galit kay KD dahil sa ginawa niyang paglipat ng team sa Golden State Warriors. Kaya naman laking tuwa ni Kevin Durant nang hindi niya ito maramdaman dito sa ating bansa dahil sa mainit na pagsalubong sa kanya ng mga Pilipino. Kaya naman sinabi niya na walang duda at sigurado siyang babalik sa ating bansa. Nagulat din mga kaibigan si KD dahil nakita niya kung gaano ka-passionate ang mga Pilipino sa basketball. Nakita niya sa ating bansa na kahit nakapaa o walang matinong bola o ring, patuloy pa rin tayo naglalaro. May kasabihan nga sa ating bansa na handa tayong makipagpatayan para lamang sa ice water. Ang mga bagay na ganito ay talaga namang memorable o hindi malilimutan ng mga taong nakanood sa kanya at lalong-lalo na doon sa mga players na nagkaroon ng pagkakataon na makalaro si Kevin Durant. Hindi nga madalas dumating ang pagkakataon na makapaglaro ka ng basketball kasama ang player na kasing galing at kasing sikat ni Kevin Durant. Sa ngayon, si Kevin Durant ay patuloy na nagpapagaling ng kanyang Achilles injury na natamo niya noong nakaraang NBA Finals. Hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na makapaglaro si Kevin Durant kasama ang kanyang bagong team kung saan kasama niya din dito ang isa pang superstar na si Kyrie Irving. Kapag bumalik nga si Kevin Durant sa susunod na season at kung hindi magbabago ang laro nito, tiyak na magiging malakas at kakatakutan ng ibang team ang Brooklyn Nets. So ayun po mga kaibigan ang maikling kwento ng pagbisita ni Kevin Durant sa Pilipinas. Ano masabi niyo sa kwento na ito? At sa tingin niyo ba magiging malakas ang Brooklyn Nets kapag bumalik na si KD? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan.